Hello everyone! Welcome back dito sa ating another video lesson. So for today's video, we're going to talk about the basic trigonometric identities. And for today's objective, we're going to prove trigonometric identities. Okay, so re-remind ko lang sa inyo na bago tayo mag-start, bali dito, siguraduhin nyo meron kayong printout copy ng mga identities natin. So later on, gagamitin natin ito. At isa pa, kung sakaling wala kayo nito, medyo may hirap pa kayo itindihin yung mga examples natin dito. Okay po ba? Ngayon, bali dito, meron akong 4 examples. Then, if ever na pwedeng gamitin, it's either both side or it's either left or right, so gagamitin natin ito. Ngayon, for example number 1, ayan. So, bali dito, meron tayo tangent squared x over 1 plus secant x is equal to secant x minus 1. Ngayon, bali dito yung is, so mapapansin nyo na yung given identities, yung dito sa left, ito yung left at yung right. Yung dito sa left natin, so pwede natin siya magamit, o ito yung pwede natin gamitin since na ito yung medyo komplikado at medyo madaling isolve. Pero yung case dito, para mapapansin nyo, medyo nakaset na talaga siya. Hindi na siya pwede pang gamitin o hindi na siya pwede mabago. So, bali dito, yung case na gagawin natin, ito yung gagamitin natin, yung nasa left. Ngayon, bali dyan, meron tayong tan squared x over 1 plus secant x. Kung titingin kayo sa inyong identities, yung 1 plus secant x, o parang hindi na siya pwede mabago. Naka-fix na, kumbaga. Kasi dito, wala na kayong pwede pang gamitin. Okay. Pero yung is dito, yung sa tangent squared, ayan, kung gagamitan natin siya ng Pythagorean, ayan ha. So, bali dito yung Pythagorean natin, meron tayo dyan, tangent squared theta, o tangent squared x, plus 1 is equal to secant squared x. Kung gagamitin natin ito, so yung negative, yung 1, ita transpose natin, bali dito yung sa tangent natin, magkakaroon tayo dyan na secant squared x minus 1 over 1 plus secant x is equal to secant x minus 1. Ayan. Kumbaga dito, sige, ipapakita ko na. Ipapakita ko na. So, kumbaga dito, ang ginamit ko yung tangent squared x plus 1 is equal to secant squared x. Ayan. Ngayon, bali ang ginawa ko, so, yung 1, ito yung nasa identities ninyo ha. So, dilipat ko, magkaroon ng negative 1. So, ibig sabihin, yung tangent squared x is equal to secant squared x minus 1. So, since sila ay equal, so pwede kong palitan yung secant squared x minus 1, yung tangent. Ayan. So, ganyan yung case dito. Kaya naman, kung meron kayong identities, so pakihawakan ako habang pinapanood yung video lesson ito. Ngayon, ang next step natin, ayan, yung secant squared, since na meron tayong power of 2, ayan, bali ang gagawin natin, i-expand natin siya. Ngayon, pag in-expand natin siya, bali magkakaroon tayo, so ito yung kanina sa taas, natuloy ko lang. So bali magkakaroon tayo ng secant x minus 1 and secant x plus 1. Ayan, over 1 plus secant x, so equal to secant x minus 1. Sinulat ko pa rin siya para alam na yung magiging goal ko. Ngayon, sir, paano nyo po ito kinuha? Dito yon sa mismo ano natin. So, kumbaga, ayan, so in-expand ko lang siya, in-expand. So, syempre, kung gusto kong ma-prove na sila ay equal, so ipuprove natin na equal sila, bali dyan, gagamit na natin ang FOIL method, ayan. So, ang gagamit na natin sila ng FOIL method, so first, ayan, so, secant squared x, then plus secant x, then minus secant x, then minus 1. So, papansin nyo, plus minus, so matatanggal, so matitira, secant x minus 1. Ayan. So, mapapansin nyo, pag in-expand natin siya, ito yung kanyang kalalabas. Ngayon, since na ito ay nakamultiply, ayan, sila ay nakamultiply at meron pa dito 1 plus 7. So, plus, sasabihin ko lang, okay lang dito, ayan, so mapapansin nyo dito, meron tayong second x plus 1. Pero dito nakabaligtad siya, 1 plus second x. So, okay lang yun. Pag plus ha, pag plus.
5 plus, okay lang yun kahit na magkabaligtad sila. Same pa rin naman kasi yung magiging sagot kahit i-arrange mo sila. Bali, yung case dito, since na ito ay naka-multiply, bali, pwede rin siya may cancel out. So, ang matitira, yung second x minus 1 is equal to, ayan, so bali dito, so, na-prove natin na sila ay equal. So, bali, ito yun sa example number 1. Okay, proceed tayo sa example number 2. Bali dito yung sa example number 2, so meron tayo dyan sine x minus sine x cos squared x is equal to sine cube x. Ngayon, bali dito ang gagamitin ko ay ulit, yung nasa left. Yung nasa left ulit ha. Kasi nga naman dito, majority talaga, ang pinipili talaga is yung nasa left. Pero kung sakali naman pwede niyong piliin yung nasa right para medyo madali, okay lang din naman. Ngayon, piliin ko lang yung nasa left. So, bali dito, mapapansin nyo, kahit piliin ko yung left o yung right, parang ganun pa rin naman. Yung parang case dito, kahit anong piliin ko sa dalawa, same pa rin yung magiging sa doon. Bali dito, ang gagawin ko, papakita ko, paisusunod ko both left and right. Dahil ipuprove ko na sila ay equal. Ngayon, pag itingin namin ko, kailangan sa final answer ko, maprove ko na ito yung magiging sa doon. Ngayon, meron akong sine x, meron akong cos squared. Yung case dito, hindi ko papalitan yung mga sine, kasi nga naman naka-sine cube ko. Balang gagawin ko lang dito yung cos squared. Ngayon, so meron tayong sine x minus sine x. Yung cos squared, ayan, bali sa identities ninyo, gagamitin ko dyan yung Pythagorean identities. Pero sa Pythagorean, para makita ko, makuha ko yung cos squared, ililipat ko yung sine squared. Ayan, sige. Para mas maintindihan na, ganito yan. Meron akong sine squared, sine squared x plus cos squared x is equal to 1. Ngayon, cos squared to, cos squared lang kailangan ko. Yung sine na yan, ililipat ko sa kabila, so magkakaroon ako ng minus sine squared x. So matitira, cos squared x is equal to 1 minus sine squared x. So ito yung sinasabi ko, na from the given identities, pwede pa kayo makakuha o pwede pa kayo makagawa ng iba pa identities galing nun sa original. Ngayon, since na sila ay equal, so pwede kong gamitin ito. Pwede tayo dito ha. Pwede kong gamitin yung 1 minus sine squared x. Ayan, proceed tayo dito. Bali dito, so ganito na yung case, ang gagawin ko sa sine. Distribute natin, bali meron tayo dyan sine x, ayan, minus sine x, so didistribute ko lang ha, didistribute ko lang. Ngayon, didistribute ko siya, negative, tanda na may negative kayo. I-remind ko lang, napakitin ang maigi yung negative sign kasi marami nakakamali dito. So, remind ko lang ha, bali dito, nagkaroon tayo ng negative sign x, kasi negative sign x times 1. Ngayon, negative times negative, so magkakaroon kayo dyan ng positive. Then, sine times sine squared, so magkakaroon kayo dyan ng sine cube x. Ayan, ngayon, so sine x minus sine x, kumbaga parang signal to ng 1 minus 1, so in case, ito ay magiging 0, so matatanggal na siya. So, ang final answer natin, sine cube x. So, ngayon, dito, na-prove ko na sila ay okay, so next tayo. Ngayon, paano naman kung sakaling ito naman yung nasa right yung gagawin ko natin? Yung same cube na yan, gagawin ko siyang ganito. O kailangan mag-prove ko. Ngayon, ang case na gagawin ko, so since may sine cube, at sa mga identities natin, meron lang tayo ang pinakalimit na, ay power of 2, so ganun yung gagawin ko. Ayan, so ngayon, bali dito magkakaroon ako na sine squared x and times sine x. Same pa rin yan. So, pag pinultiply ko, sine cube pa rin. Pero giniwala ko yan. Ngayon, yung sine squared x, i-expand ko. Ayan. Hindi makapaling expand ko dahil yung ginawa ko kanina dito. Gagamitan ko lang siya ng Pythagorean identities. Ito. Yung may equal to 1. Pero, sine squared naman ito. So, yung case dito, ayan. So, papakita ko na rin. Yung case dito, so since na ito yung sine, bali yung cos, yung ililipat ko, so magkakaroon ako dyan na
1 minus cos squared x. Ayan. So ngayon, ito na yung gagamitin ko, since sila ay equal, bali dito, magkakaroon ako na 1 minus cos squared x times sine x. Then next, distribute yung sine. So sine x, then minus sine x cos squared x. Ayan. So kung mapapansin nyo, doon sa dalawang ginamit ko, it's either yung left or yung right, same pa rin yung lumabas. So bali dito, gusto ko lang sabihin sa inyo na as much as possible, sana mapamilyarize ninyo yung sarili ninyo dito sa mga identities para hindi kayo mahirapan pag once nag-proving kayo o nag-prove kayo. Okay. Bali dito, na-prove na natin yung numbers 1 and 2. So diretso na tayo kay numbers 3 and 4. Ngayon, bali dito, diretso tayo kay numbers 3 and 4. So yung number 3 natin, ayan, bali meron tayo dyan 1 over tan theta, then plus tan theta is equal to 1 over sine theta cos theta. So ngayon, papansin nyo dito kay number 3, ayan, so pwede natin piliin, it's either yung left or yung right. Re-remind ko lang kayo ha, hindi nyo kailangan pang i-prove o gamitin yung dalawa, o mamili lang kayo doon kung saan tingin ninyo o kung para sa inyo yung mas madali para ma-prove yung dalawa o ma-prove yung identities. Ngayon, yung case lang dito, kung pipiliin ko yung left o pipiliin ko yung right, same pa rin ba yung magiging sagot. So pinapakita ko lang sa inyo para at least meron kayong choices. Ngayon, pisahan natin, pipiliin ko muna yung nandito kay left. So bali dyan, meron tayong 1 over tan theta plus tan theta. So kailangan maging 1 over sin theta cos theta. Ayan, ngayon, yung case dito, yung 1 over tan, ayan, gagamitan ko siya ng reciprocal. So, nasa, ano niya, nasa printout. Yung reciprocal, bali magkakaroon tayo na cot theta plus tan theta. Tingin namin ito, ha, reciprocal. Ngayon, yung case dito, so parang alam yung end na, pero hindi pa. Pwede natin gamitin yung quotient. Yung sa quotient, yung cot theta ay equal kay cos theta over sin theta plus, sa kabila naman, quotient ulit, so, sine theta over cos theta. Ngayon, ang next natin yung kanila, pagsasamahin natin sila. So, bali dito, kailangan yung maging denominator ay sine theta cos theta. Pinamultiply ito ha. Kailangan yung denominator nila is yung sine theta cos theta. Ngayon, bali dito, so sine theta over, sine theta cos theta, divide ko kay sine. So, yung gagawin nyo dito, pag nakaganto, so, divide the denominator, then multiply kay numerator. Ayan. So, pinagsama ko lang ito. Pinag-multiply ko sila. Kumbaga, paano sa fraction? Kung meron kayong, kumbaga sa fraction na, kung meron kayong 1 third plus 2 over 7, di ba? So, pinagsama natin kung numultiply sa 7 times 3, 21. So, ganito yung nagiging case. Pero, syempre, hindi naman siya pwede pagsumahin, kaya okay lang natin. Okay. So, next tayo, diretso tayo. Bali dito, divide natin kay sine, so matitira is cos. Then cos times cos, bali mayroon tayo dyan, cos squared theta. Then next, since na plus yan, wala naman negative sign, so copy ko na. Next, sine theta cos theta, divide ko kay cos. So sine theta, then sine times sine is equal to sine squared theta. Ayan. So ngayon, mapapansin nyo, meron akong cos squared, meron akong sine squared. Pero sir, sa Pythagorean identities, nauuna po yung sine bago yung cos. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, since na yan ay plus, okay lang kahit ano yung mauna. Okay lang na mauna yung cos, okay lang na mauna yung sine. Plus lang, plus naman yan, kaya okay lang yan. Bali yung case dito, applyan ko ng Pythagorean, so ibig sabihin, magkakaroon ako dito ng 1 over sine theta cos theta. Ayan. So bali dito, na-prove ko na sila ay ngayon, next natin. Next natin. Sir, para po sa akin, sa tingin ko, mas madali po yung nasa right. Mas madali nasa right, ha? Sige, hindi magkilala. Na-try natin. So, bali nasa right, meron kayong 1 over sine theta cos theta. Ngayon, ito ay 1.
At sa mga identities ninyo, dyan lang ay meron dyan yung Pythagorean lang. At sa Pythagorean, meron kayong tatlong choice. Either yung sine, theta, cos, o yung tan, o yung cotangent. Bali dito, kung i-consider natin yung nasa denominator, meron kayong sine, theta, cos, theta. Bali yung case dito, ang gagawin ko, so syempre, since na yan ay equal kay 1, gagamitin ko yung sine squared and cos squared. Sir, bakit po? Kasi kinonsider yun sa denominator. Parang may, para kung sakali lang pwede akong may cancel or may ma-cancel out ako. Ayan, ngayon, kung gagamitin ko yung sine squared theta plus cos squared theta over sine theta cos theta. Pinalitan ko ha, yung 1, pinalitan ko nito. Pythagorean identities. Next, since na ito ay may plus, kasi separate ko sila, may plus kasi, separate ko. So, kumbaga parang mag-separate ko, ganito yung magiging itsura. Ayan, plus. Ayan, sinaparate ko ha, sinaparate. Ngayon, since na ito ay isa na lang at meron pa ditong sign at may sign din dito, so ibig sabihin, pwede rin i-cancel yung sign, pwede rin i-cancel yung 2, kasi nga dalawa yan, so bali magiging sign na lang. So in short, ang magiging sagot nyo dito ay sin theta over cos theta. Sabi na, yung cos naman at saka yung cos, so meron kayong cos theta over sin theta. Ngayon, mapapansin nyo dito, so pwede natin gamitin yung quotient. Pag ginamit natin yung quotient, meron tayo dito tan theta plus cot theta. Ayan. So ngayon, yung case dito, sir, bakit parang hindi tugma? Kung hindi tugma, pwede nyo namang i-arrange since na yan ay naka-plus. Okay lang naman, kahit na mauna. Okay lang naman. Bala dito, meron kayong tan, pero wala kayong cot. So yung cot natin, pabalatan natin using reciprocal. Bale, meron tayo dyan, tan theta plus 1 over tan theta. Ayan. So, bale dito, na-prove ko na sila ay equal. Ayan. So, ito yung duway ko. So, pwede ka mamili either yung nasa left o yung nasa right. Pero yung nasa tingin ninyo, kung sa kayo mas madadali lang, okay. Ngayon, for the last example, example number 4. Example number 4, bale dyan, meron tayo cos theta over 1 plus sin theta then plus 1 plus sin theta over cos theta is equal to 2 secant theta. Ngayon, kung mapapansin nyo sa example na to, yung 2 secant medyo parang komplikado. Kaya gagamitin ko ito. Ngayon, kung ito yung gagamitin ko, parang wala akong medyo babaguhin kasi nga sin naman to, walang squared. So, ibig sabihin, hindi ko pwedeng i-apply yung Pythagorean. Yung case dito, ang gagawin ko, so same tayo. Kailangan pareha sila ng denominator. Ayan. Ito muna, yung sa pinakamadali lang muna. Ngayon, yung denominator, so ito, divide ko dito, so matitira is cos. So cos times cos, meron akong cos squared theta. Next tayo, may plus, so wala namang minus, so plus. So 1 plus sin theta times cos, so divide ko dito. Bala matitira is yung 1 plus, then multiply ko, so baga parang nagkaroon ako na dalawang, ayan, so baga parang nagkaroon ako dalawang ganyan, ayan. Ngayon, bali dito, ayan, so expand natin, so using FOIL method, bali magkakaroon tayo dyan na cos squared theta plus 1 plus 2 sin theta plus sin squared theta. Ayan, kung medyo medyo nalilito, sige, i-foil natin dito. 1 plus sin theta times 1 plus sin theta. So, foil method, 1. So, plus sin theta plus sin theta. So, plus sin squared. Ayan. So, 1 plus 1. So, 2 sin theta. Bali dito, ganun kayo ng 1 plus 2 sin theta plus sin squared theta. Then over. So dito, hindi mo na sila yung multiply yung hindi mo na di-distribute. So, ayan. Axis lang natin. 1 plus sin theta cos theta. Inaxis ko lang muna siya. Okay. Ang next natin. Papansin nyo, meron tayo dito cos squared at meron kayong sin squared. At sila ay plus. Kung i-arrange natin ng maayos, kumbaga parang magkakaroon tayo ng ganito.
Inarrange ko lang ng maayos, ha? Ayan. So, kung mapapansin nyo, bali nagkaroon kayo ng cos squared, nagkaroon kayo ng sine squared. Pwede tingin nyo yung Pythagorean, bali dito magkakaroon kayo ng 1. Ayan. Then, plus 2 sine theta plus 1 over 1 plus sine, sorry. Then, cos theta. Yan, ang naging 1 na lang, Pythagorean. Then, 1 plus 1, so meron kayong 2 plus 2 sine theta over 1 plus sine theta cos theta. Ayun. Since na sila ay parehas na may 2 o may parehas sila may number, so ang gagawin ko, ipo-factor out to yung 2. So kung inalabas ko yung 2, ang matitira dito, so to divide mo sa 2 is 1. Ang matitira naman dito ay magiging plus sine theta nila. Sir, bakit po? Pag distribute ko to, so 2 times 1 is 2. 2 times sine theta is 2 sine theta. So same pa rin, inabas ko lang o pinactor out ko lang yung 2. Bale dito, kung mapapansin nyo, ayan. Diba? Kung mapapansin nyo, parang yung sila ay naka-multiplied na, so ibig sabihin, pwede kong i-cancel to at ito. So yung matitira dito, magkakaroon ako ng 2 cos theta. Pero yung final answer, bakit parang hindi 2 ma? Ayan. So yung pinakamadaling case dito, ihiwalay ko sila. So para magkakaroon ako ng 2 times 1 over cos theta. Pag multiply ko, same pa rin naman yung sagot. Same pa rin ha? So in short, so 2, gagamit ako ng reciprocal. Ayan, reciprocal identity is yung 1 over cos is equal to second theta. Ayan. So papansin nyo, equal na sila. So bali ganun yung proving. Maraming ways ng pagsuot, maraming ways ng pag-prove. Pero syempre, isa pa rin talaga yung pinaka-final answer. So okay lang sa akin kung piliin niyo yung left o yung right. Pero syempre, nakadepende yun. Kung sa akin mas madadali ha. Bali dito, na-prove na natin lahat. Nakita ko na lahat ng example na yung objective na meet natin, na-prove natin yung trigonometric identities. So this is the end of my video. Thank you for watching. Bye!